Welcome back na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga Kaldab. Well, ano na naman ba to, mga Kaldab? Yung pinagagawa ng mga main fanatics at Armin. Akala po nila makakakuha po sila ng simpatya sa mga netizen. Akala po ba nila sa ginagawa po nila to ay marami ang maniniwala po sa kanila. Nakakalungkot lang po dahil mayroon na pong wedding proposal. Pero, mga Kaldab, pero, bakit po? Well, mayroon pong magsalita, mga Kaldab. Hindi, kumbaga, sila na lang po yung magsalita, sila na lang po yung magkomento, lalo na po sa mga kumakalat sa social media. Especially, kapag true-blooded Aldab Nation ka, maraming nagre-react, maraming nagko-komento, lalo na nga po pagdating sa social media, mga Kaldab. Siguro sapat na po ito. Marami pong magre-react nito, mga Kaldab. Unang-una, halatang-halatang edited. Kapansin-pansin naman po yung mukha ni Mengay. Di po ba? Yung ulo po niya at yung leeg, mga Kaldab. Halatang pinalitan po eh. Real talk, mga Kaldab. At yung pinakamasakit dito, tignan nyo yung daliri. Tignan niyo po yung kamay ni Mengay. Di po ba? Salis eh. Well, hindi na. Kumbaga, hindi ko na ipapaliwanag po ito ng gusto. Siguro, mga Kaldab, sapat na po ito para masabi natin na ito yung galawang desperado na naman, mga Kaldab. Yung tipong kailangan kasi ma-change yung topic. Yung ibig kong sabihin, kasi bidang-bida po eh. Bidang-bida po talaga ngayon yung sinabi po ni Mengay na happy birthday, Ninong. Alam nyo po ba yung ginagawa nila? Sinasabi nila kasi kukunin daw po si Mengay si Tito Sen ng nila Congressman Spotted para Ninong sa kasal. Sampaling kaya natin ang kaliwat kanan to. Di po ba? Dapat ang sinabi nga po ni Mengay, happy birthday Ninong, o happy birthday Ninong dahil kukunin kitang Ninong sa kasal namin ni Congressman Spotted. Ganun sana. E yung happy birthday Ninong, tapos na po yun eh. Di po ba? Real talk, mga Kaldab. Hindi mo naman pwedeng sabihin na biro pa yun dahil nagbiro na nga po siya ng una, paano pa bibiruin yung pangalawa? May mga bagay-bagay po talaga, ano, mga Kaldab, na umaayon sa atin yung panahon, pero sa kanila hindi naman po umaayon. Yung tipong mapapaisip ka talaga. Hindi po ba? Real talk, mga Kaldab, napakarami po ngayong kumakalat sa social media, pabor sa atin, hindi pabor, pero may mga bagay-bagay po, mga Kaldab, na ulitin lang po natin kung titignan ninyo at susuriin. Di po ba? Napakarami po talaga ngayong kumakalat na hindi maganda sa social media, lalo na nga po pagdating kila Mengay at Isoy. Well, ulitin ko lang po, napakarami po talaga. Katulad nga po natin na nagbibigay ng update, binabas po tayo ng gusto, tapos kung ano-ano daw po yung sinasabi ko, paasa lang daw po. Okay lang naman kung sa tingin po nila yon, at least ako, totoo lang po yung sinasabi ko. Yung pinapakita ako naman po, totoong video. Samantalang ito, ano kayang reaksyon ng mga Armin dito? Bulag lang po ba talaga sila? O masasabi natin na, kumbaga, kahit na ganyan, yung mga posts, pinaniniwalaan nila. Common sense na lang po sa mga naniniwala rito. At kailan nga po ba kinuha po raw ito? Hindi nga po nila matandaan kung anong taon to, kung kailan nga po ito. Di po ba? Walang eksaktong oras, walang eksaktong araw, walang eksaktong petsa. Bigla na lang pong lumitaw. Dahil nga po takot sila eh. Yung sinasabi natin, mga Kaldab, yung mga Armin, kapag gumawa po ng sarili nilang multo, yun po yung kinakatakutan nila. Gagawa-gawa po sila ng mga post na ganito. Tapos kapag binatikos po natin, magre-react. Sasabihin po nila, mga Kaldab, hindi nyo lang kasi tanggap eh. Kaya ganyan yung reaksyon ninyo eh. Pero, paano namin matatanggap
kung ganito ba naman po yung itsura? Di po ba katanggap-tanggap po? Oo, tatanggapin niya ng mga main fanatics sa Tarmain. Eh, bulag po yun eh. Bulag na, bingi pa sa katotohanan. Pero nirerespeto natin yung magiging opinion po nila rito. Ay po ba? At dun po kay Paolo, ulitin ko, common sense na lang po, nag-react si Paolo. Uy! Bakit po siya nag-react? Real talk, di po ba? Tapos hindi man lang siya pinansin ni Mengay. Tinuloy pa rin po ni Mengay yung sinasabi niya. Parang binilisan niya pa nga po. Yung tipong, kumbaga para hindi po marinig ng mga netizen o mga nakakapanood, tinuloy-tuloy niya na, andyan na po yung regalo ko, Tito Sen, mamaya. Di po ba? Doon pa lang halatang halata mo na eh. Hindi naman po magre-react si Paolo kung wala lang. Di po ba? Okay sana mga kaldab, mas maniniwala po talaga tayo kung sinabi niyang gagawin po kitang ninong sa kasal namin ni Congressman Spotted, kaya ngayon pa lang babatiin na kita ng happy birthday ninong. Kung ganun, di sana tapos ang kwento. Hindi po ba? Pero syempre mga kaldab, nakakatuwa po dahil kahit ganyan naman po paunti-unti binabasag po ni Mengay yung mga army ng pasimple lang. Kaya lang po mga kaldab, yung army tuwan-tuwa, hindi nila alam, nagigisa po sila sa sarili nilang mantika. Yung tipong akala nila nakukuha nila yung simpatya ng mga netizen, eh hindi po eh. Hindi po ba? Mas pumabor po sa amin. Mas kumbaga lumakas pa po ngayon ang Aldab Nation, maraming sumisimpatya. Kaya nga po naglabas ng mga ganitong edited picture eh. Alam nyo na kung bakit po sila naglabas nito. Alam nyo na yung ibig kong ipahiwatig, di po ba? Para lang po ma-change topic. Para lang po mag-iba yung aura, lumihis. Ito po kasi yung isa sa dahilan, rason mga ka-Aldab kung bakit ginagawa po nila to, para hindi na po umapoy pa. Kumbaga pinapatay nila yung sunog sa pamamagitan ng ibang paraan. Yung pamamaraan na mas sila yung lumiliab. Yung tipong may sunog sa kabila pero dinadaig sila, kaya gagawa sila ng malaking sunog. Ang problema, binuhusan lang po ng isang tabong tubig, patay na. Samantalang ito, habang binubuhusan po ng tubig, lalong nagliliab. Totoo po mga kaldab, kaya lang wala po tayo sa posisyon para mamilit na mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Kahit na anong bigay po nating update, kahit anong pagpapaliwanag po natin, eh kumbaga nabulag na po sila. Although sabihin na natin, Mr. Destiny, hindi mo na kailangan pang magpaliwanag dyan sa mga taong yan. Alam mo naman na simula't simula pa lang ay galit na sa Aldab yan, kaya hindi po nila tatanggapin. Well, para lang po sa mga dumadaan sa channel ko, para lang po sa mga bumibisita, kung iisipin nyo at titignan lahat ng ina-upload ko, at kung sumusubaybay ka naman sa akin pero hindi ka true-blooded Aldab Nation, mapapaisip ka rin eh. Di po ba? Mapapaisip ka sa lahat ng ina-update ko. Simpleng update ko na may mga kahulugan. Kumbaga, ikaw na lang po bahala mag-isip, magkomento kung ano nga po ba talaga yung ibig kong pinupunto. Madali mo naman makakuha eh. Di po ba? Yung paliwanag ko lang naman po, napaka-simple lang. Kumbaga, logic na logic lang. Kahit siguro mga kabataan, alam agad yung sinasabi ko. Real talk to mga kaldab. Well, hanggang dito na lang po yung update natin. Ulitin ko, kung bago ka lang po sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na napadaan lang, at mahal na mahal mo sila Mengay at Tisoy, tama po yung channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber.